At mauuna yung mic natin sa kanyang reptile. So mapapatay natin ang reptile niya dito. At i-waste na daw lahat ng card niya, no, kasama ng pangarap niya sa buhay. Okay, there we go. And dito. Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectractions! So, kamusta naman ang inyong Lunes kahapon or inyong Martes pala dyan sa Pilipinas, ano? Natuwa ba kayo at nagbalik na si Spectrax? Anyway, meron tayong maraming mga videos sa mga susunod na araw, ano? At especially during the weekends, ibabalik na natin ang ating Spectrax Sunday Specials, ano? Yun lang, hindi ko pa rin na-figure out ang cellphone, ano? At hindi pa rin ganun kaganda ang audio. So, nung gumamit ako ng microphone kagahapon, or not kahapon, more like kanina. But of course, yung episode kahapon yun na panood, ano? So, nung gumamit ako ng microphone, the bad thing is, naging masyadong mainit yung signal, ano, yung tinatawag ng too hot yung signal. So masakit sa tenga, no, at saka distorted, tumatagos. So anyway, I think babalik ako ng pagre-record sa loob ng drama. So yeah, babalik tayo sa pag-record sa loob ng drama, no. So but today iba ang ating recording, ano, grabe, sobra akong frustrated, kaya I can't wait to release this video sa inyo, no. Kasi itong video na ito is napaka-special at puro mga hinayupak na jumping lason ang wawasakin natin today, no. Now mind you, mahirap, as in hirap na hirap itong team ko manalo laban sa jumping lason, ano. So ngayong araw na ito, ipapakita ito ang ating revenge day, ano? So without further ado, let's go ahead and get on with the show. Okay, so alright, at ang una nating kalaban dito ay si Queensgate, ano? And as you can see, lahat, by the way, lahat ng mga kalaban natin dito is jumping lasso, ano? So I won't be introducing them anymore unless if there's something very significantly different, ano? But this, basically this one is your standard jumping lasso, ano? At double dust yung hawak niya. So it's not unusual na hindi tumira ang jumping lasso in the first 2 to 3 rounds, ano. So in this case, inintay niya mag 3 rounds and usually yung mga free cards lang ginamit niya, ano. At nilagyan niya lang ng lasso yung ating frontline, kasi ito ngayon round 4, babanatan niya na yung ating ang ating midline at saka ang ating backline. So ganyan lagi ang style nila, ano. So very difficult para sa team ko, no, kasi yung team ko, yung midline and yung backline, sila of course ang killer axie, and then yung ating frontline usually defense lang yan. So pag nadadamage nang nadadamage yung mid and back ko, dun ako humihina yung team ko, no. But at least kahit papaano, dito nawasak natin ng maaga yung kanyang front and mid, ano. So kahit papaano mayroon tayong depensa, and then of course kailangan niya munang patayin yung ating midline dito bago niya maabot yung backline. Pero dito pa lang yari na siya, no. So there we go. Uy, hindi pa natapos talaga nga, no, pero sumuko na siya. Okay, so alright, next up naman is si Sanji, no, scope number 12. Okay, so dito round 1 maagad na bumana. Now the thing is, kailangan dito sa ating para sa team natin na ito, no, ang kailangan naman natin is maaga tayong makaipon ng energy, and hopefully maaga lumabas yung mga magagandang cards natin para maaga nating mapatay yung kalaban. Yun lang dito, hindi ko inasahan at tinira niya kagad ako ng maaga, no. So napurnada yung plano doon, and ang pagkakamali ko, I should have known na may chance tumira yung kanyang midline, no, yung may champ. Dapat pinauna ko yung ivory horn or yung ivory stab ko para nang sa ganun hindi na sayang critical hit natin, ano. And but nevertheless, dito yayari na natin tong hinayupak na ito kasi naghintay siya, no. At I think wala kasi siyang cards noon, and nag-iipon siya ng energy na, no. So dito round 5, now this is a modified modified poison team ito, no. Kasi kung makikita mo yung mech niya, no, although it's a backline killer, pero yung weaponry niya is mga beast cards, ano. So yan, nagawa niyang patayin kagad yung dalawa, pero at least kahit papano
nakapagpabaong pa tayo ng damage at nakakuha tayo ng energy dun sa exchange na yun, ano. Pero dito, lugi tayo dito most of the time kasi napakalakas nitong mech na ito sa pagdating sa damage kasi nga beast cards ang hawak niya. So, dito, kahit papano, nalagyan natin siya ng 10 poison and nang gumamit siya ulit ng jagjag balls, dun siya nayari, ano, at there's more than enough para patayin natin siya. Okay, next up naman si JM Lee Sins ang kalaban natin, ano, and it's one of your typical poison teams, ano. And the difference here is reptile naman ang gamit niya, no? So midline niya is reptile. So ang kagandahan dito, kasi round 2 na round 2, lumabas yung magagandang cards natin. So nawasak natin ng maaga at walang palya yung kanyang plan. And at the same time, hindi siya nakapagbigay ng lason doon, ano? So medyo nag-survive pa yung ating mech at saka yung ating dusk. But the thing is, and not only that, nakapag-knockout din tayo ng energy sa kanya dun. No? So dito, of course, as expected, bibirahin niya yung ating dusk. And unfortunately, hindi magaganda yung mga cards natin. And dito, patay na ang ating mech. Ano? So, sayang at hindi kind of na-expect ko na nang mangyayari yun. That's why hindi ko na ginamit yung mech. But either way, lugi tayo dun sa mga exchanges. So dito, gumanti tayo at nabanatan natin patay ang kanyang midline. Ano? And then dito, unfortunately, wala tayong nanakaw doon sa kanya. But that's okay dahil kulang ang kanyang cards at swerte hindi lumabas yung kanyang free card. Ano? Kaya dito, nayari siya ng Dioras tapos ang laban natin. Now, here's the thing, ano, yan pa ang isa kasing nakakabwisit dito sa mga kalaban na ito. Yung mga free cards nila. So, okay, dito si George naman ang kalaban natin, ano, and as usual, yan, meron siyang free cards na nagbigay na agad siya ng maagang poison. But buti na lang, nasabayan natin siya ng sarili nating poison and nakakuha pa tayo ng energy pati, ano. Yun lang, unfortunately, dito, hindi ko ina-expect na magbibigay uli siya ng poison kasi ang iniisip ko, titirahin niya na yung ating mga yung mid and back natin, ano. And another unfortunate thing, nagkamali yung bilang ko doon na naman, ano. But at least babawiin natin dito kasi napatay natin ang kanyang midline. And at the same time, marami pa ang buhay natin, ano. So at this point in time, kahit na ilang beses niyang tirahin yung ating midline, well actually kailangan niya ng dalawang turn, ano. Now ang kalaban na lang natin dito is yung mga changin ng cards na yan. Kasi sa totoo lang, ilang beses ako natalo sa ganitong situation kasi nga yung mga changin ng cards na yan. So just as I was saying just now, no. So patay ang ating guan and wala kasi tayong mga cards. So but ang mabuti doon dahil wala masyadong damage at kakapranggot lang poison na nailagay sa mech natin. So may chance pa tayo at mawawasak pa natin siya dito, no. But nevertheless, tiyang na pa rin yung mga cards na yan, ano. Bakit tiyang na? Kasi tinamo yung bis na lumabas yung guan. Yung critical hit hindi lumabas. Okay, this is our second to the last match at si Mama naman ang kalaban natin dito, no. At kung kayo ay naaaliw so far sa inyo napapanood dito sa mga tiyang na mga poison team na ito, please go ahead and hit that like button na lang. At kung kayo ay suklam na suklam din sa kanila gaya ko, go ahead and hit that subscribe button na lang dahil if we feature natin dito ang mga laban natin sa mga laban dito sa mga lecheng jumping laso na team na ito, ano, at nang kayo ay matuwa at hindi nyo ma-miss ang mga yun, ano. Okay, so let's go ahead and let's get back to this match, no. So finally yan, medyo maganda-ganda yung labas ng mga cards natin doon. Nagawa natin siya nakawan and konti lang yung damage niya and hindi pa yan natataniman ng kuan yung ating backline, ano? So yung kanyang smart shooter na Boplocks hindi ba talaga tinira ng kuan, ano? hindi niya ginamit yung kanyang smart shot. So tinatabi niya yung kasi eto na yung masamang balak niya, no? So dito niya gagamitin yung kanyang smart shot at bang nakakapagtaka dito, ano, hindi niya ginamit yung kanyang champ. But then again, wala pa kasi tayong mga cards, so yung mga chang ng cards na yan late na naman nagsipaglabas na naman, ano? Okay, so dito ginamitan niya na ako ng champ niya. But at the very least, ano,
ginamit na natin yung mga cards na pwede natin gamitin sa kanya, no? At sinigurado kong iuhuli ko ngayon dito yung ating critical hit nang sa ganun ma-maximize natin damage sa kanya. So definitely dead balls na yung ating backline doon. And dito kulang na, at buti na lang hindi lumabas ang kanyang free card, ano? Kaya dito yari kang hinayupak ka. Okay, so alright. And last but not the least, si Liaison Officer ang kalaban natin dito, no? Now, yung liaison na yan, actually hindi naman liaison ang tamang pronunciation dyan. Hiniram yan galing sa French or sa mga Frances, ano, sa mga kapitbahay nating Frances. It's supposed to be pronounced as liaison, no? Liaison. Okay, anyway, let's go back to this match. Patay na yung kanyang frontline and halos mamatay-matay na rin yung ating mech. But at least ang maganda rito, no, nasabayan natin ang lagay ng poison yung kanyang attack, at mauuna yung mech natin sa kanyang reptile. So mapapatay natin ang reptile niya dito, at wasted ang lahat ng card niya, no, kasama ng pangarap niya sa buhay. Okay, there we go. And dito yan, pinabauna natin ang isa pang laso yung kanyang leching smart shooter, no? So dito of course as usual titirahin niya na gagamitin niya na yung mga smart shot niya, at tatargetin niya yung ating kuan, ano, yung ating midline. Unfortunately, patay na ang ating backline. And of course, chang ng cards na naman, ayaw na naman magsilaba. So ito yung sinasabing situation na ang pangit, no? Kasi imbis na lumalabas yung magandang cards, natatalo tayo kasi ayaw magsipaglabas ng cards. Pero dito kahit papano, meron pa tayong one last chance at magagamit natin yung ating mga chang ng cards. Yun, at nagngalit siya doon, and dito patay. Yan, lason para sa iyo. Ang ganda ng ending, ano. So I hope natuwa kayo dito sa maiksing video na ito ng ating PACC episode. And kung kayo ay naaliw, please go ahead and like that button, ano. Ay mali, and hit that like button pala. Hit that like button. And kung kayo naman ay bago, welcome to our channel, Patatas Origins TV. Make sure you check out our description below para sa ating mga iba-ibang playlist dyan, ano? At huwag nyong mamiss yung ating mga upload. So mag-subscribe na kayo nung mga hinihintay nyo, diba? Okay, so I will see you in the next battle.